Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Muli, ito po si Pastor Jun at binabati ko kayo ng magandang araw ng Panginoon. Happy Sunday sa inyong lahat. At atin pong ipagpapatuloy yung ating pinag-usapan last week about the second coming of our Lord Jesus Christ. No po. At buksan po natin muli ang ating Bible sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17 and followed by 1 Corinthians 15 verses 51 to 53. No ho? Ito rin po yung ating verse nung nakaraang linggo. Okay? At kung kayo po ay ready na, at samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 1 Thessalonians 4 verse 15 to 17 and followed by 1 Corinthians 15 verses 51 to 53. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. 1 Corinthians 15, 51 to 53, sabi ganon, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Let us pray. Panginoon, salamat po sa time na pinagkaloob mo sa amin, Lord. And thank you for the privilege that we can able to study your word. And we pray, Lord, na anuman ang pakikialam ng kaaway, Panginoon, any intervention of evil spirit and evil man, nawa dakilang Diyos, huwag mo po siyang hayaang gumawa ng hindi maganda sa araw na ito, Panginoon. Bagkos, buksan niyo po ang aming isip, Panginoon, na mapaghandaan ang inyong second coming so that we will be with you in the rapture time. Maraming salamat po. Ilagay niyo po ako sa ilalim ng inyong kapangyarihan. In Jesus' mighty name we pray, Amen and Amen. So balikan po natin ang ating pinag-aralan last week, okay, about second coming of Jesus Christ, specifically yung rapture. Doon po ang ating focus. Nung last week po, pinag-aralan natin yung two phases of the second coming of Jesus Christ or dalawang kaganapan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. At ano po yun? Yun po ay una, yung rapture at pangalawa ay yung revelation. Ang rapture is Christ will come for, saan po? For His saints. Okay? At ang revelation is Christ will come with His saint. Okay? Para po sa Battle of Armageddon. Darating po ang time na tayo'y magiging mandirigma ng Panginoon sa Battle of Armageddon. At kung bibigyan pa po tayo ng pagkakataon ng Panginoon, pag-aaralan pa rin po natin yan sa mga susunod na mga messages natin or sermon. Now, who will be in the rapture, mga kasama? Siyempre, mga saved believers of Christ. Yun lamang. Okay? At ano ba ang meaning ng rapture? Rapture is derived from Greek word na repere, to means to cut up together with Jesus in the clouds. Or sa Tagalog, yung tinatawag na pagdagit ng Panginoong Jesus sa kanyang mga anak sa alapaak. Okay? At ito pong sumunod, what is the warning of rapture? At dito po tayo tumigil last week. Okay? And the answer is, the warning of rapture is that be prepared or maging handa. Sino? Letter A, ang mga unsaved. Okay? So, get interest with God. Pangalawa, mga believers. Okay? God is reminding us to be sincere. Okay? As followers and children of God. Then, let's continue. Okay? Sino ang dapat warningan? Okay? Makinig po kayo, mga kasama. Third, okay? The backsliders. Okay? The backslider or yung mga tumalikod sa Diyos or tumalikod na sa Diyos. Yung mga hindi na dumadalo sa gawain ng Diyos. Okay? Yung mga nakalimot na sa kanilang first love. Narinig niyo yan? Bumalik na po kayo sa
Diyos. Again, bumalik na kayo sa Diyos. Come back to your faithfulness. Come back to serving God. Come back in helping the ministry. Di ba? Bakit? Kasi hindi mo alam kung kailan babalik si Jesus. At baka datnan kanyang hindi ready. Narinig mo yun mga kasama? Or narinig mo yun kasama? Now, ano ang dapat ang maging motivations natin bago dumating ang rapture? Okay? Motivations in Christ's return in rapture. Okay? Number one, faithfulness of attending the church. Faithfulness of attending the church. Hebrews 10:25. At I'm sure karamihan sa inyo ay kabisado ang talatang ito. Sabi sa Tagalog, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Take note mga kasama, hindi lang Linggo ang gawain ng Diyos kung may time rin lang ng midweek or Wednesday or Thursday. Please, umattend ng prayer meeting. Narinig niyo yan? Umattend ng prayer meeting. Alright? I think it's better to be in the rapture while we are praying than doing nothing. Alright? Di ba mga sama? At ngayon nga, na under tayo ng community quarantine at ang worship natin ay sa FB, at kung hindi tayo papasok sa e-worship sa FB, eh parang hindi na rin tayo nag-church sa mga respected churches natin nung wala pa ang quarantine. Okay? At mga kasama, huwag po tayong mag-relax. Hindi dahil nasa bahay tayo, kung makinig tayo ng sermon ay para lang tayong nanonood ng TV. Ang isipin po natin ay para tayong nasa church mismo, yung ating mga respected church. Kaya nga po ang hirap ng e-worship eh. Mas maganda yung pumupunta tayo sa ating church mismo, di po ba? So yun po ang una, ano po? Motivation in Christ's return in rapture. Number one, faithfulness of attending the church. Secondly mga kasama, loving the brethren. Okay? Loving the brethren. At ang ating pong verse ay 1 Thessalonians chapter 3 verses 12 to 13. Ang sabi po ng verse, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you, to the end He may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Okay? So anumang klaseng kapatid sa Panginoon meron ka, kailangan mong mahalin. Narinig mo yun mga kasama? Or narinig mo yun kasama? Anumang klaseng kapatid meron ka sa Panginoon, eh kailangan mong mahalin. Okay? May mga kapatid pa nga sa Panginoon na parang gugustuhin mo pang makasama na ang Diyos sa langit kaysa makita mo siya araw-araw at nilalait ka't inaasar, di ba? May kilala ba kayong ganyan? So imbes na mainis ka, bakit hindi mo na lang ipag-pray? At unawain ang asal niya, sooner or later, babaguhin din siya ng Panginoon. At kung hindi man, iaakyat din siya ng Diyos sa langit sa tamang panahon. At antayin mo na lang yon. Joke lang mga kasama, pero sabi niyan, loving the brethren. Okay? Or ibigin ang ating mga kapatid. Pangatlo, patience. Okay? James chapter 5 verse 8. Sabing ganon sa English, be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Sabi sa Tagalog, mangagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Kaya ang motivation po natin sa rapture ay patience or pasensya. Okay? Sabi doon, mangagtiis kayo or be ye patient. Hindi ibig sabihin, be a patient. Okay? Alright? At maraming ayaw pumunta sa hospital, lalo na ngayong may COVID-19, di ba? At karamihan sa mga pasyente, na-hospital sapagkat wala silang pasyensya. Kaya na high blood.
Oh, di ba? Kaya sabi dyan, establish your heart. Establish your heart. Bakit? Because the coming of the Lord is at hand. So, i-practice ang pasyensya, mga kasama. I-practice ang pasyensya. Oo, na-extend ang quarantine at natatakot kayo kasi baka humaba pa ito at wala na kayong pera, wala na kayong makain. Pero, sabing ganon, be patient. Okay? Makontento tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat God will supply all our needs. Alam natin yan, mga kasama. Kabisado natin yan. At nasubukan na natin in the past. God will supply all your needs. Medyo konti nga lang, di ba? Lalo ngayon. Pero sapat at sapat naman, di ba? Ang daming paraan para paramihin or ilangkain ang isang sardinas. Sabi nila, diskarte lang yan, di po ba? Di ba? Sapat ang pagkain. Di ba? Sapat. Narinig niyo yun, sapat. Butot balat ka na ba dahil kulang ang iyong makakain? Di ba? Eh, nagtatabaan nga yung iba dyan eh, di ba? Naglalaylayan yung mga bilbil ngayong quarantine. So don't ask for more because that is good enough. Hindi magkukulang ang Diyos. Di ba, mga kasama? One thing more, mga kasama. Yung mga taong kontento sa buhay, eh sila yung mga tapat na nagbibigay. Di ba? Kasi nga, they know that God will supply all their needs. Di ba? Do you think madali sa isang tao na mag-tithes ng 1 million or kahit 100,000? Abay, siyempre, hindi madali. Kasi sasabihin ng flesh or yung laman mo, abay, malaking pera yan. At kailangan mo ng pera. At pwede mong gamitin sa maramit magagandang bagay. Yan ang sasabihin ng flesh. Pero dahil Diyos ang nagpapala, eh hindi mo ito panghihinayangang ibigay sa Diyos dahil tinanggap mo na ang 80% ng kinita mo at pinagpala ka na ng Diyos. Alright? Naintindihan niyo, mga kasama? So yun po. Sabing ganon, be patient or be patient. Okay? Next. Sumunod, mga kapatid, at ito ang isa sa pinakamahirap sa bawat isa at maging sa mga mananampalataya. Number 4, detachment from the world. Detachment from the world. Titus chapter 2 verses 12. Sabi sa Tagalog na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. Ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito. Alright? Now, hindi po sinasabi ditong humiwalay kayo sa mga unsaved friends nyo at huwag nang makipag-usap sa kanila. That is not what it means. Ang tinutukoy is worldliness. Narinig nyo yun? Worldliness. At hindi na kailangang ipaliwanag pa dahil alam na alam natin ito. Okay? Now, basahin naman natin sa 1 John chapter 2 verses 15 to 16. Sabing ganon, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Narinig niyo, mga kasama? Yung binibigyan din sa verse 16, obvious na nasa harapan lang ng mukha natin, mga kasama. Sa TV, sa internet, sa YouTube, sa Facebook, Netflix, sa soap opera, etc. and etc. Mga yan, mga kasama, ang pinag-uusapan dyan. Okay? At marami sa atin at halos lahat ay ginagaya't ginagawa at ini-enjoy ang mga bagay na ito. So, detachment from the world. Sabi nung isa,
Pastor, parang ang hirap ata niya yung gawin. Ang hirap ata. Nasa era tayo ng technology. Okay? Oo, mahirap. But listen to this, kaibigan. It can be changed. Mahirap, but it can be done. Narinig niyo yun? It can be done. Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 10:13, kayang-kayang gawin, lalo pat Diyos ang tutulong para sa atin. Alam natin ang verse na yan. Next, panglima, mga kasama, preach the word. Preach the word. 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Lahat po tayo, lahat ng believers in Christ, ikaw at ako, should preach the word. Okay? Sabi ng verse, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Preach the word out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Preach the word. Ipahayag ang salita ng Diyos para hindi tayo magsisi kapag dumating ang time na hindi natin sila kapiling sa langit na bayan. Magiging huli lang ang lahat sapagkat hindi mo ipinangaral ang salita ng Diyos sa iyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Diba? Preach the word. What else? Number 6. Be comforted. Be comforted. 1 Thessalonians chapter 4 verses 17 to 18. Sabi ganon, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Therefore, comfort one another with this word. Sabi sa Tagalog, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. So, be comforted and let us comfort one another. Don't live a comfortable life, but be comfort to others. Alright? And if you are living in poverty and in insufficiency, don't worry. That is just temporary, because when we meet the Lord face to face, everything will change and we will live forever with Jesus Christ, our Lord. Diba ang sarap, mga kapatid? Hindi lamang po yan. Number 7, be loving, merciful, and compassionate. Be loving, merciful, and compassionate. Jude 21 and 22, or Jude chapter 1 verses 21 and 22. Sabing ganon, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of the Lord Jesus Christ unto eternal life. And of some have compassion, making a difference. Sabing ganon. Sa Tagalog, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan, at ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Okay? Therefore, mga kasama, ipakita ang pagmamahal, ang habag, tumulong sa mga nanghihina at pabalikin ang mga nangawawala o yung mga tumalikod na. Make a difference, sabi ng ating verse. Next, number 8. Concern for heaven. Concern for heaven. Colossians chapter 3 verses 2 to 4. Sabi sa Tagalog, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin tayo na kasama niya sa kaluwalhatian.
So kung inaasahan natin ang nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, then concern for heaven. Concern for heaven. Isipin ang mga bagay na makalangit. Alam na alam po ninyo yan, mga kasama. Next, letter G. Okay? Puntahan naman po natin yung the representation of rapture. The representation of rapture. Unang-una, makikita po natin is unlimited immorality and worldliness. Okay? Or yung hindi mabilang or napakaraming immorality at saka kamunduhan or worldliness. Luke chapter 17:26 to 32. Basahin po natin Luke 17:26 to 32. Sabing ganon, and as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark. And the flood came and destroyed them all. Verse 28, likewise also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. At sa last verse, sabi ganon, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Diyan po sa verse 30, ang tinutukoy po dito is yung revelation, alright? Yung sinabi ko last week, nabababa si Jesus kasama ang mga saints or yung niraptured, alright? Okay, now let's continue sa verse 31. Sabing ganon, in that day, he which shall be upon the housetop and his staff in the house, let him not come down to take it away. And he that is in the field, let him likewise not return back. Remember Lot's wife. Okay? So binabanggit po ang days of Noah or Noe and days of Lot. Okay? Sa days ni Noe or Noah, sobra ang kasalanan ng tao. Kaya naggalit ang Diyos at ginunaw niya ang mundo. Ng ano? Ng tubig or ng ulan? Ang buong sanglibutan. Okay? Buong sanglibutan. Sa days naman ni Lot, eh, ganun din. Sobrang makasalanan din ng tao. At ano ang nangyari, mga kasama? Pinagpapatay ng Diyos ang tao sa bayan ng Sodom at Gomora. Ng ano? Ng brimstone. Okay? Or parang mga uling na nag-aapoy. Kung narinig niyo po yung message ko last time, sinabi ng Panginoon na hindi na niya gugunawin ang buong mundo, pero may mga bansa or may mga races, may mga ilang lugar na talagang pinapatay ng Diyos ang mga tao pag sobra na ang kasalanan. Okay? You know what, friends in the Lord? That is the kind of world we have right now. Unlimited immorality and worldliness. Just like in the days of Noah and Lot. And this is absolutely happening nowadays. Diba? This is completely the days of Sodom and Gomorrah na parabagang ang bawal ay pwede na at maaari mo nang gawin. Eh isinasabatas pa nga ang mga ito eh, di ba? Sa mga first world country and even to our country. Buti na lang at hindi pumasa. Di ba? You know what I'm saying, mga kasama? All right? So secondly, not only unlimited immorality and worldliness ang makikita nating representation ng rapture, but also secondly, missing believers. Missing believers. Luke chapter 17 verses 34 to 36. Sabi ganon, I tell you, in that night there shall be two men in one bed. The one shall be taken and the other shall be left. Two women shall be grinding together. The one shall be taken and the other left. Two men shall be in the field. The one shall be taken and the other left. Okay? Pansinin po natin yung sinasabi sa verse 34. Sabi doon, two men in one
bed. Two men in one bed. Save ang isa, di ba? Kasi kinuha ang isa at naiwan ang isa. Two men in one bed. Pero ewan ko kung yung bang iniisip nyo, eh yun yun. Two men in one bed. Or baka maaaring mag-ama sila. Okay? Father and son. Or brothers sleeping together. Hindi ko alam. Pero sabi dyan, two men ang isinampol. Okay? Now, ang pagdating ni Jesus ay maaaring umaga or gabi. Kasi sabi sa verse, two women were grinding and two men were in the field. Okay? Wala namang nasa bukid ng gabi, di ba? So it speaks about different time zone. Mga kasama, kung umaga sa Pinas, eh gabi naman sa ibang bansa. Katulad sa Amerika. So kung darating ang Panginoong Jesus, eh magkakaibang oras sa bawat ibang lugar kung siya ay darating. Okay? Meron pong sumulat at nag-explain many years ago na ang pagdating daw ng Panginoong Jesus is really in different time zone according to Clarence Larkin. Kasi sabi sa verse na binasa natin, two in one bed. Okay? And that means night. Okay? So lahat naman ng natutulog, okay? Eh karamihan sa gabi or pertaining to night. At yung pong sinabing two grinding grains means morning or sunrise or sunset. Diba? Karamihan po sa nagbabayo ng mga palay ay umaga or sa hapon. Nasaksihan ko po yan nung ako po'y bata pa pag kami umuwi sa aming probinsya. At yung pong sinabing two in the fields means midday, sabi ni Clarence Larkins. Also mga kasama, sa pagdating ng Panginoon, eh walang nakakaalam at mangyayari ito sa time na hindi natin inaasahang lahat. Alright? At mangyayari po ito mga kasama sa pinakamabilis na saglit, gaya ng kisap mata or twinkling of an eye. Lahat mangyayari sa iba't ibang oras at kukunin niya ang lahat ng kanyang mga anak. Okay. Mas matulin pa sa isang segundo ang tinatawag na kisap mata. Sabing ganon, sa isang kisap mata and you are gone. Okay? Sige, mga kasama. Subukan mo ngang ikisap ang iyong mata. Okay? Tignan niyo ako. Sige, ikisap mo ang iyong mata. Okay? Kahit ikisap mo ang iyong mata, eh parang parehas lang, di ba? Parang hindi ka naman pumikit dahil nakikita mo pa rin. Ganoon po, kabilis. Ganoon, kabilis. Sige, isang kisap pa. Oh, ganon katulin. Siguro, isang parte lang ng isang segundo. Ang tulin, mga kasama. By the way, marahil magtatanong po kayo kung gaano kabilis ang pag-akyat natin sa langit pag nag-rapture. Di ba? Baka ang iniisip natin, ganon. Okay? Gaano kaya kabilis? Ayun, sinabi ko na kanina. Okay? Ang sagot ko po, tatlong bagay pag-akyat natin sa langit. Okay? O unang kisap, tang. Okay? Yung mga nangamatay na believers. Yung tatay ko, yung kapatid ko, yung mga bayaw ko. Okay, pangalawang kisa. Okay? Yung mga buhay na nasa lupa. Kung abutin ka at abutin ako ng Panginoon na naandito pa sa rapture, ang bilis niyan ay isang kisap mata. Ganon. Then, pangatlong kisa, langit agad ang ating mamumulatan. Okay? So, tatlong kisap, ganon kabilis. Sa aking palagay, okay? Or baka mamaya, isang kisap lang kabilis. Kaya hindi mo mapapansin yung aangat na mga believers at saka nangamatay sa lupa . So, ang bilis natin, marahil nagtatanong ka kung gano'ng kabilis ang pag-akyat natin sa langit. Ang sagot ko po, sa aking opinion, tatlong kisap ng mata. Ganito. 1, 2, 3. Langit agad. Again, tatlong kisap. Oh. Mabagal or mabilis? Abay, napakabilis. Kasi kahit kumisap ka ng tatlo, parang wala namang nangyaring
humarang eh, di ba? Nakakakita ka pa rin. Okay. So kung ikaw ay ligtas, okay, mawawala ka sa isang kisap mata. Kung hindi ka ligtas, ang sabi ng Bible, maiiwan ka. Maiiwan ka. Yung katabi mo, ibiglang mawawala sa tabi mo. At kung siya ay safe at darating ang Panginoon, na kung saan ang lahat ng tao ay nangagkakasiya, okay, hindi alam ng tao, dun darating ang Panginoon. Kung kayo'y magkatabi, biglang mawawala yan at hindi ka matatapot kasi sobrang bilis. Okay? At gaya ng sinabi ko kanina, darating ang Panginoon na kung saan ang lahat ng tao ay nagkakasiya. Uulitin ko, darating ang Panginoon na kung saan ang lahat ng tao ay nagkakasiya. Tanungin ko po kayo mga kaibigan, ano ang mga pagkakataon na ang lahat ng tao ay nagkakasiya sa buong mundo? Sa buong mundo, hindi lang sa bansa. Ha? Valentine's Day ba? Christmas Day ba? New Year ba? Independence Day? Or Independence Day? Sorry po. Dito po sa China, walang Christmas or New Year celebration. Okay? Wala ritong Christmas at saka New Year. Hindi uso sa kanila yan. Ano kaya ang celebration or pangyayari na ang lahat ng tao sa buong mundo ay nagkakasiya ng sabay-sabay? Sige, tulungan niyo ako mag-isip kasama. Ano kaya yung pagkakataon na lahat ng tao sa mundo ay magkakasabay-sabay? At ito po ay opinion ko lang mga kaibigan, and listen to this. Ngayon po tayo po ay nasa COVID-19. At buong mundo po ay nakakaranas or pinahihirapan ng COVID-19. Listen to this, friends in the Lord. What if COVID suddenly vanished and gone? How would the world will react? Kung ang COVID-19 po ay problema ng buong mundo and then suddenly biglang mawawala ang COVID-19, ano kaya ang magiging reaksyon ng buong tao sa mundo? Hindi ba't magsasaya ang lahat? Now, hindi ko sinasabing darating ang Panginoon sa oras na ito, pero pag nangyari ito at lahat nagkakasaya, di ba ganun ang perfect na pagdating ng Panginoon na hindi ready ang lahat? Katulad ng binasi natin kanina, nagkakasaya. Paano kaibigan? Kung dumating ang Panginoon na buong mundo ay nagkakasaya, di gulat tayo lahat. Sabi ng binasa natin kanina, darating ang Panginoon nang di inaasahan at ang lahat ay nagkakasaya. Huwag naman sana na pag nawala ang COVID ng biglaan eh dun dumating ang Panginoon. Pero ganong picture ang sinasabi ng Bible. At ayon kay Clarence Larkin, yung isang mga part po ng sinabi niya ay binasa ko kanina, makinig po kayo mga kasama. Ayon kay Clarence Larkin, while people are busy and enjoying, suddenly a noise from heaven will be heard. To the vast majority, it would be but a startling sound. But to many, it will be the voice of the Lord. The trumpet shall sound, and the only those who are saved will hear that. Then he said, People will discover that the great many people are missing. And that the missing ones are the best people in the community, the soul winners in the companies, the soul winners in the universities, the faithful witness in the homes. Then he added, confusion for a time will reign. The working force in the stores, banking institutions, manufacturing plants, and other places of business will find their force depleted or washed out by the loss of faithful employees. Street guards, lines, and other means of transportation will be blocked owing to a shortage of men.
At first, the whole thing will be a mystery until someone was heard of the doctrine of rapture explains the situation. The surprise will be that so many professing Christians are left behind and surprised. Among them were many pastors and preachers of the gospel. While many who are not known to be Christians, but they were just serving God faithfully, will be missing. For a few days, the excitement will be intense. Then the people will settle down to the inevitable, with the exception of a few who will repent and turn to God. The mass of the people will become more hardened and wicked, and more worldliness and violence will come. Why, mga kasama? Because the Holy Spirit is no longer there. The restrainer is gone. There will be nothing to prevent the rapid degeneration and moral putrefaction or corruption of immorality of those who are left. And sin and iniquity and all manner of crimes and worldliness will increase. And there paved the way of the manifestation of the Antichrist, under whose administration the world will rapidly ripen for judgment. Ito po ang mga sinalita ni Clarence Larkin 102 years ago sa aklat niyang Dispensational Truth in 1918, and it's still true today. At sa tingin ko, mas lalong tumitindi habang lumalakad ang ating panahon at sa mga darating na hinaharap. Friends in the Lord, will you be missing in the rapture? Mawawala ka ba sa rapture? Will you be missing in the rapture? Or you will be left behind? These are the representation of the rapture. Then thirdly and last, the whole world in full mass of incurable moral and spiritual corruption. The whole world in full mass of incurable moral and spiritual corruption. Luke chapter 17 verses 37. At ito po ang pinaka-imahe ng rapture, mga kapatid. First, unlimited immorality and worldliness. Secondly, the missing believers. And thirdly, the whole world in full mass of incurable moral and spiritual corruption. Basahin po natin ang verse. Sabing ganon, and they answered and said unto him, where, Lord? And he said unto them, wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. Sabi sa Tagalog, at pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan, Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman mga kakatipon ang mga uwak. Mga kasama, too much corruption and incurable and spiritual corruption ang makikita natin sa ating panahon ngayon. At naandirito na nga, mga kasama, kabi-kabi lang makikita natin ang too much corruption, ang too much incurable spiritual corruption. Ang tanong, mga kaibigan, paano kung ang rapture ay mangyayari ngayon? O mamaya? O pagkatapos ng mensaheng ito? O mamayang gabi? Paano kung ang rapture ay mangyayari na ngayon? Handa ka ba, kaibigan? Handa ka ba, kaibigan? Are you ready for the second coming of the Lord Jesus Christ in rapture? What if the rapture take place today or tonight?
Are you ready? Are we ready? Are you ready to face the Lord of Lords and King of Kings? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo, kaibigan? Handa ka na ba? Handa ka na ba? Isipin mo ang iyong family. Handa ba sila, kaibigan? Ang iyong mga kamag-anak, ang iyong asawa, ang iyong mga pinsan, or sino mang kakilala mo na close sa'yo, handa na ba sila? Naway maging challenge sa iyo ito, kaibigan. Naway maging ready ka sa rapture time. At kung ikaw ay nag-aagam-agam, if you are in doubt, better to accept the Lord Jesus Christ before He comes. Or before He comes. Handa ka na ba, kaibigan? Kung handa ka, tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Napakadali lang. Bago ka matulog, anyayahan mo siya at sabihin mong pumasok ka sa aking puso. At mamaya po, papaliwanag sa atin ni Pastor kung papaano ang ating gagawin para po magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat po dahil pinaaalahanan niyo kami, Panginoon, na ikaw ay muling babalik. Sa unang pagparito niyo, Panginoon, kami po inyong binigyan ng pagkakataon ng kaligtasan na tanggapin ka sa aming puso bilang Panginoon tagapagligtas. Pero sa mga pangalawang pagkakataon, at your second coming, Lord, doon namin marirealize ang reality ng inyong pagparito sa una at ang reality ng inyong second coming, Panginoon. Nawa dakilang Diyos, ang mensaheng ito ay maging warning sa lahat ng tao na dapat naming siguraduhin ang aming kaligtasan. Na kahit i-enjoy namin ang buhay sa mundong ito, ganung wala kaming kaligtasan, wala kaming Panginoon sa puso, ay mawawalang saysay ang lahat ng bagay. Lord, salamat po sa inyong paalala. And in response to your reminders, O God, tulungan mo kami, tulungan mo ang mga taong nakikinig sa mensaheng ito na siguraduhin ang kanilang patutunguhan pag sila ay namatay, upang sa ganon, makasama ka namin ng walang hanggan sa langit na bayan. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat and God bless you.